namin na pinag-ugatan ng matinding sigalot ng mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion. Sa pinakabagong vlog ni Christy Fermin sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na napag-usapan ang hinggil sa relasyon ng mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion na batid ng lahat na tila away-bati. Matatandaan na naging laman ng usap-usapan sa social media ang tila umano'y deadmahan sa pagitan ng mag-inang Sharon at Casey sa mga mahahalagang ganap sa buhay nila, kagaya ng birthday ni Casey at wedding anniversary ni Kiko ang kanyang stepfather at inang si Sharon. Inaasahan ng kanilang fans and followers ang magiging mensahe o pagbati sana nila sa isa't isa, pero ayun nga ay walang nahagilap ang kanilang fans at followers sa kanilang mga social media accounts. Dahil dito ay hinala nila na hindi pa rin tuluyang nawawala ang hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Nilinaw ni Christy na walang kinalaman si dating Senator Kiko Pangilinan sa mga away ng mag-ina. Tanging sina Sharon at Casey lamang umano ang madalas na nagkakaroon ng problema at hindi pagkakaintindihan. Ayon umano sa isang mapagkakatiwalaang source, may isa pang pagkakataon na nagkasagutan sina Sharon at Casey habang naroon si Kiko Pangilinan. Ayon kay Christy, ang nasagap niyang ito ay isa lamang sa mga naging problema ng mag-ina. Pagbabahagi ni Christy, mayroon umanong napakahalagang bagay si Sharon Cuneta na ipinagkatiwala kay Casey. Kalaunan na pag-alaman daw ni Megastar na isinanla ito ni Casey nang walang paalam. Saad ni Christy, meron po kaming source na nagkwento na meron daw pong napakahalagang kagamitan si Sharon Cuneta na ipinagkatiwala kay Casey Concepcion na bigla na lamang naglaho. Ay, naglaho. Nung hinahanap na ni Sharon, hindi maibigay ni Casey ang dahilan. Hindi ko alam kung sadya o talagang nagipit lang na isanla ni Casey nang walang pahintulot sa Megastar. Ayon pa kay Christy, matagal na panahon umano ang lumipas bago na isauli ni Casey ang mahalagang bagay na iyon sa kanyang ina. Sabi pa ni Christy, sa aming source ay sa isang pagharap ni na dating senador, tapos si Mega, si Mike at saka si Casey, nagsalita po si Sharon nang wala namang mali siya. Na-trigger po si Casey Concepcion. Oh. At doon sa harapan na iyon, nagkaroon ng pagkakasagutan ang mag-ina. Oy. Hindi natin nabalitaan yan. Mm-hmm. Walang kumalat yan. Ngayon lang natin naraman yan. At alam ito ni Sharon, alam din ni Casey at ng iba pa pong mga tao na nandoon sa harapan ng magkaroon ng pagpapalitan ng madidiin na salita ang mag-ina. Mm-hmm. Kaya dito natin makikita na si Sharon ano, sa pinakamahabang panahon lagi na lang nasisisi tungkol kay Casey. Hinuhusgahan. Pero marami po pala tayong nakataob na kwentong hindi natin alam. Katulad na lamang po yung napakahalagang kagamitan ni Sharon na talaga namang bago na bayaran at naibalik ni Casey ay tumagal ng mahabang panahon. Sabi pa ni Christy, sa mahabang panahon ay laging si Sharon ang nasisisi ng mga tao tuwing may hidwaan sila ni Casey. Pero ako, nang marinig ko ang kuwento, ito ay parang naawa naman ako kay Megastar. Ayon pa kay Christy, marami na siyang nalamang kuwento tungkol kina Sharon at Casey na ibabahagi rin niya sa hinaharap. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.